Kristo'y nabuhay, nanay sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. At welcome po sa mga taga-parokya ng Sagrada Pamilya. Yan. Pangunan po ni Father Billy. Ganun din, kasama natin ang mga nasa tahanan ngayon na nakasubaybay kasama sa Banal na Misa sa pamamagitan ng Radyo Totoo, ang Radyo ng Archdiocese ng Lipa. At ganun din, yung mga kasama natin sa pamamagitan ng Facebook Live. Ating itaas sa Panginoong Diyos at sa tulong ni Padre Pio ang mga biyayang ating ipinagdadasal ngayon. Mga biyayang ating hinihiling, lalong higit, biyaya ng kagalingan sa mga maraming may karamdaman. At upang tayo'y maging marapat sa banal na pagdiriwang na ito, ating pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Tayong lahat, inaamin ko sa mga kapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong aming maipahayag na ang Panginoong na buhay ay nananaig sa lahat upang kaming nakatanggap sa mga kaloob na nakikita bilang sanglan ng mga bigay niyang lingid sa aming mata. Ngayon siya'y namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nagkaisa ang dami-damit isipan ng lahat ng sumasampalataya at di itinuring ninuman ng sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Ang mga apostol ay patuloy na gumagawa ng kababalaghan at nagpapatotoo sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. At ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Walang nagdarahop sa kanila sapagkat ipinagbili nila ang kanilang lupa o bahay. At ang pinagbilhan ay binibigay sa mga apostol. Ipinamamahagi naman ito ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Gayon ang ginawa ni Jose, isang levitang taga-Chipre, kaya't Bernabe ang itinaguri sa kanya ng mga apostol. Ibig sabihin, matulungin. Ipinagbili niya ang kanyang bukid
at ibinigay sa mga apostol ang pinagbilhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Panginoo'y naghari na ang damit niya'y maharlika. Panginoo'y naghari na ang damit niya'y maharlika. Panginoo'y naghari na ang suot sa katawan ay damit na maharlika at batbat ng kalakasan. Panginoo'y naghari na ang damit niya'y maharlika. Ang sandigan ng daigdig, matatag ang pinatungan. Kahit ano ang gawin pa'y hindi ito magagalaw. Ang trono mo ay matatag simula pa noong una. Bago pa man ng ano pa man, likas, ikaw naroon na. Panginoo'y naghari na, ang damit niya'y maharlika. Walang hanggan, Panginoon, ang lahat ng tuntunin mo. Sadyang banal at matatag ang sambahang iyong templo. Panginoo'y naghari na, ang damit niya'y maharlika. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang anak ng dapat na itampok at itaas upang lahat ay maligtas. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, "Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo. Lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ibig, at naririnig ninyo ang ugong nito, ngunit hindi ninyo alam kung saan nanggagaling at kung saan napaparoon. Gayun din ang bawat ipinanganak sa Espiritu." "Paano pong mangyayari ito?" tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, "Guro, paman kayo sa Israel, ay hindi ninyo naunawaan ang mga bagay na ito. Tandaan ninyo ang aming nalalaman, ang sinasabi namin at ang aming nahasaksihan, ang pinatotohanan namin. Ngunit hindi ninyo tinatanggap ang aming patotoo. Kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang sinasabi ko tungkol sa mga bagay sa sanlibutang ito, paano ninyong paniniwalaan kung ang sabihin ko'y tungkol sa mga bagay sa langit? Walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan." Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po sa inyong lahat, magandang umaga po. Yan, muli nga po, narito si Father Billy kasamang mula sa parokya ng Sagrada Pamilya sa Quezon City. At marami din po itong pilgrims sa iba't ibang lugar. Welcome po sa inyong lahat sa Parish and National Shrine of St. Padre Pio. Atin munang palakpakan, purihin ang ating Panginoong Diyos, mga minamahal na mga kapatid.
Napakainit sa Batangas, no? Mainit, pero tayo ngay naririto sama-sama, nagpupuri at nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos. At lalong higit, sa pasimula nga ng misa, ating nabanggit na tayo'y naririto bukod sa ating mga daladalang mga hinihingi, tayo ngay mayroong mga special na intensyon para kay Padre Pio. Amen. Nawa, no, baunin ninyo ang mga pagpapala at biyaya mula sa ating dakilang tagapamagitan, Santo Padre Pio. Mga may karamdaman, naway gumaling, mga may espesyal na hinihiling, naway ipagkaloob sa inyo. Ganun din kasama yung ating mga nasa tahanan ngayon. Ating pagnilayan ang mga pagbasang ating napakinggan, lalo higit sa mabuting balita. Narito si Nicodemo. Si Nicodemo ay isang pareseyo. Alam niyo naman, lagi nang si Jesus ay galit sa mga pareseyo. Laging simulat sa Paul, ang dami niya sinasabing again sa mga pareseyo. Pero itong si Nicodemo, siya'y dahil nga siya'y bihasa sa banal na kasulatan, marami siyang nababasa tungkol sa mga propeta, lalo higit tungkol kay Jesus. Bagamat hilaw ang kanyang hagip kung sino si Jesus. Kaya yan ay isang gabi sinadya niya si Jesus para hindi siya mapansin ng ibang mga pareseyo. At ito ang kanilang naging usapan, no? Tungkol sa sakramento ng binyag, no? Itong muling sabi niya, lahat ay kailangang ipanganak na muli. No? Yan ang sabi ni Jesus, kailangang lahat ay ipanganak muli. Maging panibago ang ating buhay. Kaya binigyan tayo ng isang napakagandang definition kung ano ang ibig sabihin ng Espiritu Santo. Tingnan ninyo. Umiihip ang hangin kung saan ibig at naririnig ninyo ang ugong nito ngunit hindi ninyo alam kung saan nanggagaling at kung saan naparoroon. Ganyan ang ibinigay na pakahulugan ni Jesus kung ano ang Espiritu, kung ano ang Espiritu Santo. Kaya sabi ni Jesus, kailangan tayo muling ipanganak muli sa Espiritu. Paano kaya ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, mga minamahal na mga kapatid, ano? Ang pagiging mabuting Kristiyano, hindi lamang yung pagiging masunurin mo sa batas. Hindi lamang yung susundin mo yung buong sampung utos ng Diyos. Oo, mabuting tao ka kapag kayan ay nagagawa mo araw-araw sa iyong buhay. Pero meron pang mas malalim na hinihiling sa atin ang Diyos ngayon. Yung papasukin mo ang Espiritu Santo sa buhay mo. Yung hayaan mong ang Diyos ang gumalaw sa buhay mo. Siya ang magdikta ng iyong buhay. Mahirap yan, no? Mahirap. Father, paano ho bang yayaring ang Espiritu Santo ang mangunguna sa aking buhay? Una, magdasal ka. No? Magdasal ka. No? Pag ang tao ay hindi marunong lumuhod, pag ang tao ay hindi marunong kumilala sa kanyang lumikha, no? Siya'y tatangayin ng ibang agos sa kanyang ng mundong ito, no? Tatangayin ka ng iba. Hindi ang tatangay sa iyo ay ang Espiritu Santo. Kaya sabi ni Jesus, dapat suma sa iyo ang Espiritu Santo para madala ka ayon sa gusto ng Diyos sa iyong buhay, no? Dalhin ka ng Panginoon sa gustong mangyari niya sa iyo.
Sabihin, maging malayang malaya ka, no, sa pagsunod sa ating Panginoong Diyos. Yun nga lamang ang tao, no? Ang tao ay matigas ang ulo, no? Pero nakakatuwa nitong nakaraang mahal na araw, ano, dito sa National Shrine. Walang napakadami ng nagkumpisan. Nakakatuwa at isa sa mga nakatulong namin ni si Father Billy, no? Talagang 'yan ang isang paraan para talagang padaluin mo ang Espiritu Santo sa buhay mo. At nang ang plano ng Diyos ang mangyari sa buhay mo. Tingnan ninyo, maraming mga kabataan ngayon, hindi alam ang gagawin sa buhay. No? 30 years old na, hindi pa rin alam ang gagawin sa buhay. Nag-asawa, hindi alam ang gagawin sa buhay. Sapagkat, hindi ang Espiritu Santo ang panahanin sa kanyang buhay. Kaya walang direksyon ang kanyang buhay sapagkat hindi pinapalaya ang sarili. No, kailangan tayo maging malaya sa kanyang sarili. Maging malaya ka kung ang Diyos at ang Espiritu Santong ito ay pananahanin mo, no, sa iyong buhay. Muli, nasabihin ko, mahirap. Pero, paano mo sisimulan? Dasal. Simulan mo ng basic ng pananampalataya natin. Nagdadasal. Nangungumpisal. No? Sumisimba. Nangungumunyon. No? At padaluyin mo ang biyaya ng Diyos sa buhay mo. Huwag mong hayaan ng iyong kaluluwa ay laging nasa mga mabibigat na pagkakasala. Pag ang tao ay hinahayaan niya na ang kanyang espiritu ay laging nasa estado ng kasalanan, tiyak hindi mananahan ng Espiritu Santo sa iyo. Mayroong taong napakahabang panahon na ng kinikimkim na kasalanan. Mayroong mahabang panahon na niyang pinagdudusahan sa kanyang puso, no, ang kanyang kasalanan. Kaya siya'y habang buhay na nagdurusa at naghihirap, habang buhay na kinokonsensya, ay ang Diyos ay nag-aantay lang sa kanya na siya'y magbago at magbalik loob. Ang buhay ng tao ay hindi ganun kahaba. Kung ikaw, sabi ko nga po lagi, kung ikaw ay 50 years old ngayon, huwag kang aasang may another 50 years pa sa buhay mo. No. Kaya yung ating buhay, mga minamahal na mga kapatid, no, lagi nating gugulin sa ating pagmamahal, sa ating pag-ibig, sa ating Panginoong Diyos. Huwag nating sasanayin na ang ating kaluluwa ay laging tigmak ng pagkakasala. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Aleluya, aleluya, aleluya.
Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat, sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, na buksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan. Kundi po kayang lumuhod e manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pag-inapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Berheng Maria, na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalamit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Sa amin at huwag mo kami ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ayadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapuri magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Mga minamahal na mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sambayanan ng Israel.
walang hanggan, kanyang awa. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Kanang kamay ng Diyos sa ang lahat po ay magsitayo para sa panalangin pagkapakinabang. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pawang idinudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagkapalitan ng iyong bigay at aming alay sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran sa pagtitiis. Sa iyo namin nilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po'y binibilin, kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po muna para sa ilang paalaala. Una po sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makiluhok sa ginagawang pagkalap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na pakiskan ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ng mga impormasyong kinakailangan.
Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikiisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Ikatlo, sa paghahangad, maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Inyong ilabas ang inyong mga pabeblesaan. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagkapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa panalalangin, mga rosaryo, mga imahin, mga dasalan na nagpapalaala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ang Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayong lahat at ang inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong lagi sa pag-ibig ni Kristo. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Aleluya, narito na ang araw na dulot ng Diyos, na buhay na si Kristo ating hari at manunod.